We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang garam na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si John Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galbana. No dine-in policy ipinatutupad sa Calasiao, Pangasinan. Ilang kainan nagsara. Sundan sa report. Nabawasan ng 80% ang kita ni Aling Christie sa kanyang kantina sa loob ng palengke sa Calasiao, Pangasinan. Bawal na kasing kumain sa food court at take-out lang ang pinapayagan ng lokal na pamahalaan. Wala po kunti. Minsan lugi. Opo. Kasi puro take-out po eh. Walang dine-in. Mahirap po. Dahil sa implementasyon ng no dine-in policy ay tinanggal na muna yung mga mesa at upuan dito sa food court. At dahil na rin sa implementasyon ng no dine-in policy ay may ilang mga negosyante ang pansamantalang nagsara. Dahil bawal munang kumain sa food court at sa ibang kantina, sa plaza na lang muna kumakain ng ilang manggagawa. Doon po kami kumakain sa labas na po. Okay lang naman po ma'am. Importante po yung sa kalusugan po naman. Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang no dine-in policy upang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa bayan. Ngayong nasa alert level 4 ang bayan, mahalaga raw na paigtingin ang ipinapatupad na health and safety measures. Last week lang, parang normal lang, parang NGCQ lang, pero ngayon biglang alert level 4 na kami ngayon. So, ang daming changes and nakakapanibago siya. Kasi parang biglaan yung heightened ng restrictions. As of August 17, 2021, nasa 71 ang COVID-19 active cases sa Calasiao. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, dalawang residente na namatay sa COVID-19 ang napabilang sa huling tala ng bayan ng Mangaldan. Ayon sa Municipal Health Office, kabilang sa mga unvaccinated o hindi pa nababakunahan ang dalawang senior citizen. Bukod dito, isa pang senior citizen na hindi pa nababakunahan ang nagpositibo sa COVID-19. Nagpapagaling ang pasyente sa paggamutan. Nasa 43 active cases sa bayan. Meron kami COVID test na naitala, magkasunod na senior citizen. Pero itong mga to, hindi sila bakunado. Patuloy na nagpapagaling si Labor Secretary Silvestre Bello III sa kanyang bahay sa City of Ilagan, Isabela matapos siyang magpositibo sa COVID-19. Narito ang report. Patuloy na nagpapagaling sa kanyang bahay sa City of Ilagan, Isabela, si Labor Secretary Silvestre Bello III matapos magpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang kalihim, kaya tuloy pa rin daw ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng virtual instructions. Bakunado si Bello ng AstraZeneca. Tukoy na ng lokal na pamahalaan ang mga nakasalamuhan ng kauna-unahang Delta variant positive sa Baguio City. Naka-isolate na ang mga contact at isa sa ilalim din sa swab test. Ang Delta variant positive ay isang guro
na bumiyahe mula sa Maynila. Pinaghahandaan na ng otoridad ang posibleng surge ng Delta variant sa syudad. Most probably, meron pang nauna sa kanya. Nagkataon lang na siya yung specimen niyang natin. Kaya siya yung na-identify na Delta variant. Ilang artista na gumagawa ng pelikula sa pamamagitan ng bubble setup sa Baguio City ang nagpositibo sa COVID-19. Base sa imbestigasyon ng city government, nagpabalik-balik pa raw sa Maynila ang ilan na hindi na dumadaan sa triage. Pinag-aaralan na ng otoridad kung pwede silang kasuhan dahil sa breach of protocol. Nasa isolation facility ang mga nagpositibo sa COVID-19. These are the things na it's a lessons learned sa atin. Next time na magkakaroon pala ng mga ganyan na mga shooting o ganyan mga klaseng events, kailangan talagang mas mahigpit ang ating monitoring system. CJ Torida, Balitang Amianan. Nais palawigin ng provincial government ng Ilocos Norte ang moratorium of entry o ang pansamantalang pagbabawal sa pagpasok sa probinsya ng returning residents, partikular ang locally stranded individuals at ang mga nagsisiuwi ang OFW. Sa ibinabang order, hanggang August 15 lamang ang moratorium. Ito ay inilabas kasunod ng surge ng COVID-19 cases sa lalawigan. Sa press conference, natanong sa gobernador kung papayagan na bang makapasok ang mga OFW na natapos na sa quarantine period. But if they are already in transit, if it's an emergency situation or humanitarian situation, we can consider naman. No, but as much as possible, wag muna sana. Baha na hindi pa rin humuhupa sa ilang lugar sa Dagupan City, nangingitim na. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Diyan, kahit tirikang araw sa maghapon, problema pa rin ang ilang residente dito sa Dagupan City, ang baha. Halos hindi na nagtatanggal ng bota si Mang Cristobal dahil sa hindi humuhupang baha sa paligid ng kanilang bahay sa Zone 7 ng Barangay Maluwod, Dagupan City. Mahigit isang buwan na raw ang baha. Masyadong kanari ito, provision talaga ng tubig dito eh. Pagka ano, walang madadaanan eh, tatambak ka na rito eh. Tatambak ka naman dito naman sa kanay, likod, wala, pupunta dito. Nangitim na rin ang baha na perwisyo sa mga residente. Ganito ang sitwasyon dito sa Sitio Claveria, Barangay Maluwod, Dagupan City. Mapapansin natin na mataas pa rin yung level ng baha. Pero nung kasagsagan ng habagat, ay umabot pa ng hanggang bewang yung lalim dito ng baha. Yung mga residente naglagay na rin dito ng tungtungan sa harap ng kanilang mga bahay para makaiwas sa perwisyong dulot ng baha. Kasi pag bumaba kami, ano, nababasa yung mga paa namin. Kasi kwan, baha. Kaya ganun. Nangangamba na mga residente sa kanilang kalusugan. Nagsasagawa naman daw ng misting operation ang City Health Office sa mga barangay. Magre-request po sila sa amin. Pupunta namin sila agad. At saka, ano po sir, nag-educational education po sa kanila po. Pag walang ulan talaga po sir, pinupuntan po sila. Kasi hindi pwede rin pag umuulan, sayang din po yung gamot natin. Samantala, may namatang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May potensyal ang LPA na maging bagyo sa mga susunod na araw kahit pa may umiiral na easterlies. Joanna, ay naman sa pag-asa kung hindi magbabago ang direksyon ng binabantayang LPA, inaasahan na magiging ganap itong bagyo sa weekend. Joanna. Maraming salamat, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Dalawa ang patay, isa ang sugatan sa magkakahiwalay na electrocution incidents sa Ilocos Sur at Pangasinan. Naka-alerto si Ivy Hernando. Hindi na naisalba ang buhay ng 23 anyos na si Resty Tolentino matapos makuryente sa ginagawa nilang kubo sa Mabilibila Sur, Santa Ilocos Sur.
Nakatungtong umano ang biktima sa scaffolding nang aksidente raw nitong naapakan ang wire. Sanhi para makuryente at mahulog. Unang tumama ang ulo ng biktima. Hindi ko nagtunglab mo ito, nagtunglab, nagkastan. Igaman ng kwadikalugong nagtaytayo yung matanan. Bago umano ang kawad, kaya pala isipan daw kung paano ito nabalatan. Hindi niya siguro napansin yung live bar, naapakan niya, doon na siya na kuryente. Sa ngayon ma'am, ongoing pa namin yung investigation. Titignan natin kung may pananugatan yung may-ari. Nasawi ang 38 anyos na lalaki matapos makuryente nang umakyat sa arko sa pagitan ng barangay Pagumbawa at Lawag, Aguilar, Pangasinan. Nang makaakyat, hinawakan umano ng biktima ang live wire, sanhi para makuryente at mahulog, at tumama ang ulo sa pundasyon ng arko. Itong bigla-bigla na lang niyang inakyat itong welcome arch ng boundary, tsaka niya hinawakan yung live wire. Nung ano po, sabi po nila na ikot po siya ng ikot dito. Pitong beses po siya umikot. Tapos bigla na lang po siya pumunta doon. Tapos bigla na lang po siyang biglang umakyat. Napag-alaman na may problema sa pag-iisip ang biktima. Abala sa pagsasaayos ng internet connection ang lineman na si Ferdinand Nerizon ng isang telco company. Nang aksidente nitong mahawakan ang live wire, sanhi para makuryente at mahulog. Nagpapagaling na sa paggamutan ang lineman. Lalong-lalo na pong ngayon na tag-ulan ay alam po natin na yung tubig ay good conductor ng electricity. At mag-ingat lang po tayo. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mga kapuso, pahirapan ang retrieval operation sa dalawang katao na natabunan ng lupa sa Sitio Bida, Antamok Mines, Luwakan, Itogon, Benguet. Taliwas sa naunang impormasyon na ibinahagi ng pulisya kahapon, ang kasama ni Nestor Talangkag ay ang kanyang live-in partner na si Maurina Simeon Lintan. Mano-mano ang paghuhukay ng mga volunteer na nawagan ng alkalde ng Itogon sa mga may-ari ng backhoe na ipahiram ang kanilang equipment para mapabilis ang paghuhukay sa dalawa. Ngayon ang ikalawang araw ng search and retrieval, pero may halos dalawang palapag pa raw na dapat hukayin bago marating ang kinalalagyan ng dalawa. According to the report, yung anak nilang dalawang kasama nila nakaligtas. Tinulak daw yung father, kaya nakaligtas. Kaya yung dalawang anak ang makapagtuturo kung saan mismo ang lugar na natabunan ng mag-asawa. Mahigit 70 tindera sa Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan inireklamo ang umano'y pagpapaalis sa kanila ng wala umanong abiso. Sundan sa report ni Russell Simorio. Hindi mapigil ang maluhan ng tenderang si Aling Maria nang mabalitaan na paalisin sila sa kanilang pwesto sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Ilang dekada na raw silang nakapwesto roon, kaya malaking epekto sa kanilang kabuhayan kung lilipat pa sila. Gusto ko marinig ng mundo na kaming 16 dito is authorized na dati kami nandito. Wala pa sila. Yung nagpapalis, nandyan na po kami. Alam din niya yan. 70 tindera ang apektado. Paliwanag ng Market Division, umaalma na ang mga lehitimong negosyante sa Magsaysay Fish Market dahil sa dami ng mga ambulant vendor. Actually, yung mga consignasyon natin, they are paying their taxes, the monthly rental, year's permit, including entrance fee, iba. Irelocate sila dun sa medyo ano ng konti para maalis yung competition. Pero hindi naman umano nagkulang ang mga tindera sa pagbabayad ng cash ticket. Although nagtitikit sila, pero the cash ticket is only temporary. Anytime, we can remove them. Ayon sa Market Division, kinakailangan na raw talaga na mailipat ng pwesto ang ilang tindera dito sa Magsaysay Fish Market. Kapansin-pansin daw kasi na tila hindi na nasusunod dito ang ilang health and safety protocols gaya ng social distancing dahil sa dami ng mga tindera. Inaayos na rin ng market marshals ang relocation site para sa mga apektadong tindera. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Lingguhang paggalaw sa presyo ng commercial rice, isang buwan nang nararanasan sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Alamin sa report.
Panibagong 2 piso kada kilong itinaas ng presyo ng commercial rice sa pamilihan ng Calasyo, Pangasinan. Ito nang ika-4 na sunod na linggo na tumaas ang presyo ng commercial rice sa merkado. Ganun naman talaga ang mga supplier. Wala nang iba. Ang kalimitan na sinasabi nila, hindi makabilad, na-stock na yung palay, hindi in-stock na ng mga farmers. Nabibigla po yung mga customer po namin. Bakit eh? Yung taas na, sabi po nila. Paliwanag, sir. Eh, tumaas din po sa supplier namin. Sabi. Ang dating 30 pesos kada kilo ng commercial rice, 32 na ngayon. Eh, yun po yung nakasanayan kasi ma'am, yung 1860 ang 50 kilo. Ayon sa National Food Authority, sapat ang supply ng commercial rice at NFA rice. Yun nga lang, hindi pa pwedeng magbenta ng NFA rice sa pamilihan. Nakalaan ang NFA rice sa pangangailangan ng gobyerno ngayong may pandemya. Sa ngayon, nasa 141,500 bags ng bigas ang nakaimbak sa mga bodega ng NFA sa probinsya. Inaasahan natin sa susunod na buwan po ay mag-uumpisa na po yung palay harvesting natin. So we expect na makakabili ulit tayo for karagdagang inventory natin. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galbat, Balitang Amianan. Online transaction, hiling ng ilang concessionaires ng mawad para maiwasan ang mahabang pila sa tanggapan. Silipin sa report. Mahabang pila na mga magbabayad sa Mangaldan Water District. Mahigpit ang pagpapatupad ng health and safety protocol sa labas pa lang ng tanggapan. Pero ilan sa concessionaires, hiling na sana'y magpatupad na rin ng online transaction ang mawad. Sa ngayon po, para hindi na lumabas, kumari pag ako nasa work, pwede na rin po magbayad. Mas maganda yung online para hindi na ganitong haba yung pila, ganyan. Saka maiwasan pa yung kan, di maiwasan kung minsan yung distancing, hindi mo. Naipabatid na rin umano sa pamunuan ng mawad ang kahilingan ng ilang concessionaires. Sa online transaction po kasi, hindi lang naman siya madali ang proseso. So, marami pong factors na kailangan po nating isaalang-alang. Like, yung amin pong billing system, so kailangan po nating mag-upgrade. And then, kung ganun po ang mangyayari, mag-i-stop po ang operation natin ng payment. So, hindi naman po namin kayang isaalang-alang yung ganun po na i-stop natin yung transaction. Paliwanag pa ng tanggapan, nararanasan lamang din umano ang mahabang pila tuwing due dates. Nagdagdag din ng teller para mas lalo pa umanong mapabilis ang transaksyon. Open po ang 4 na tellers po namin para makiter po lahat ng nagbabayad. Mas inagahan din ang transaksyon sa tanggapan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Pedicab driver arestado sa pagnanakaw ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Nakuhanan pa ng marihuana ang suspect. Narito ang report. Ipinarada umano ng biktimang si alias Boy, hindi tunay na pangalan, ang kanyang tricycle bago matulog sa kanilang compound sa Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Kaya laking gulat niya nang ito'y nawala kinabukasan. Wala pong kandado pa yung gate doon. Wala pong pupunta na mag-isa lang ako nakatira doon sa bahay. Umakyat po itong suspect natin, hindi na binuksan po yung gate, saka itinulak yung tricycle. Palayo sa bahay. Natuntun ng pulisya ang tricycle sa katabing barangay ng Salay. Naaresto ang suspect na si Roldan Paul Mendoza na isang pedicab driver. Pinaghahanap pa ng pulisya ang kasama nito. Pag-amin ng suspect, ibibenta na raw sana nila ang ninakaw na tricycle. Sa katunayan, meron na nga raw silang buyer sa lungsod ng Dagupan. Magkano sa ang benta niyo? 3K po. Magkano? 3,000 po. 3,000 pesos lang? Okay. Talaga pong gawain na po talaga namin po. Ayon sa PNP, nahulihan din ng isang pakete ng marijuana leaves ang suspect. Inamin din niya na pagmamay-ari niya ang nakuhang ilegal na droga. Dati po, gumagamit ang madam pero matagal na po bago. Sasampahan ng kaukulang kaso ang suspect. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ilang istruktura nasa gabal sa kalsada sa Dagupan City giniba ng otoridad. May ulat si Russell Simorio.
Mga tipak na lang ng semento ang makikita sa ginibang gusaling ito sa Barangay Tambak, Dagupan City. Dating inireklamo ng mga motorista ang istrukturang sagabal sa kalsada na nagiging dahilan ng trapiko. Nagsisilbing alternatibong daan sa mga motorista ito ang kalsada ng Barangay Tambak, lalo na yung mga gustong pumunta ng kalapit bayan ng Kalasyao. Tuwing hapon, bumper to bumper dito yung trapiko, kaya maraming motorista ang nagre-reklamo. Pahirapan din naman ang pagdaan ng malalaking truck sa lugar dahil sa mga sagabal na istruktura. Dati, ang hirap. Yung mga dumadaan, matra-traffic. Ngayon, ay gusto-gusto ka. Ayon sa pamunuan ng barangay, naglaan ng pondo ang LGU para bilhin ang lupa at mapaluwag ang kalsada. Maayos naman daw ang pag-uusap ng barangay sa may-ari ng mga istrukturang giniba. Paral mo, kasi palaging traffic dyan dati. Na nag-request kami sa city na ganun. Salamat naman ang ginawa. Ayon sa Department of Interior and Local Government, kailangan mapataas pang compliance rate sa road clearing operation ng mga bayan at lungsod kahit may pandemya. Dapat nagpapatuloy pa rin yung road clearing operation, pero baka naman masyadong busy yung mga LGU tungkol sa kanilang COVID cases. Pero dapat nandun pa rin yung road clearing operations nila kasi. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng MDR-RMO ang ilang sityo sa mga barangay ng Talibaaw, Gabon at Poblacion East dahil sa nararanasang pagbaha. Ito'y sa kabila ng magandang panahon at pagbaba ng level ng tubig sa Marusay River sa Kalasyao, Pangasinan. Matagal humupa ang baha dahil walang madaanan ng tubig, kabilang din ang mga lugar sa low-lying areas. Panatilihin po nila yung kalinisan sa kanilang kapaligiran para maiwasan din po natin yung pag-iipon ng stagnant water na pwedeng pamahayan po ng mga lamok at makaiwas po tayo sa dengue. Kambal na si Mavi at Cassie Legaspi, masaya sa pagiging kapuso. Silipin sa report. Mananatiling kapuso ang dalawa sa most promising talents ng GMA Network na sina Cassie at Mavi Legaspi. Proud naman ang kanilang mga magulang na sina Zoren at Carmina sa journey ng celebrity twins sa kanilang careers. Thank you guys so much po for the trust and also for believing in us. We are super excited and we are very in it to make it big and work hard each and every day. At first, I really wanted to do rom-coms, but now, after First Yaya, I think I want to try drama. Like, hardcore drama. Whoa. Present sa virtual contract signing, sina GMA Executive Vice President Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Rasunable, Senior Assistant Vice President for Alternative Productions Gigi Santiago Lara, Assistant Vice President for Talent Imaging and Marketing, Simon Ferrer, GMA Films President and Programming Consultant to the Chairman and CEO, Attorney Annette Gozon Valdez, First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Beltran Amoroso, at GMA Artist Center Consultant, Johnny Manahan. Kaabang-abang ang serye na kabibilangan ni Mavi sa I Left My Heart in Sorsogon kasama sina Heart Evangelista at Richard Yap. It was my first lock-in and so far I'm really enjoying the experience. It's such a great time in I Left My Heart in Sorsogon and I'm working with such talented and great artists. Nasurpresa ang dalawa sa mensahe ng ilang kapuso artists sa kanilang virtual contract signing. Hi Mavi, I'd like to congratulate you on your contract renewal. Hi Cassie, our baby dear! Congratulations to your new contract. Ikinatuwa nila Mavi at Cassie ang patuloy na suporta ng fans mula sa iba't ibang rehiyon. I'm Cassie Legaspi and I'm proud to be a kapuso. Hi, I'm Maverick Legaspi and I'm proud to be kapuso. Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Siklistang nagipagkarerahan sa National Highway sa Ilocos Sur,
nabali ang paa matapos masalpok ng sasakyan. Nag-aalerto si Ivy Hernando. Sumalpok sa isang pick-up ang 16-anyos na lalaking nakabisikleta sa Santa Ilocos Sur. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakikipagkarerahan ang biktima nang hindi napansin ang kasalubong na pick-up na nag-overtake. Sabi ng kasama niya, nakayuko daw habang nagbabike. Kaya siguro hindi niya na napansin itong paparating na sasakyan. Kaya doon na sila nagpang-abot. Sa mismong windshield ng pick-up, tumama ang biktima. Natawal matkitiro na kay damage si ulo na. Lagi lang left leg na kay damage naman. Nagtutulog kami naman kay Mabalinda nga itulong. Nasa gitna sila ng highway. Supposed to be dapat nasa shoulder lang sila. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang driver ng pick-up na isang empleyado ng DPWH, pero handa raw siyang tumulong sa biktima. Paalala ng otoridad sa mga siklista, dumaan sa tamang lane upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, pumalo na sa mahigit 1.7 milyon. Ang detalye sa report. Nakapagtala ng 11,085 new COVID-19 cases ang DOH, kaya umabot na sa 1,776,495 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling tala ng Center for Health Development Ilocos, nasa 45,007 na ang naitalang COVID-19 case sa Rehiyon 1. May 16 na Delta variant case sa Rehiyon, 65,553 cases sa Region 2, kabilang ang naitalang 16 na Delta variant. 129,974 cases sa Region 3, 46,517 cases sa Cordillera Region. May naitalang 4 na Delta variant sa Rehiyon. Sa kabuuan, umabot na sa 287,051 ang kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Gitnang Luzon. Trace De Leon, Balitang Amianan. Asia's limitless star Julian San Jose mas makikilala ng kanyang fans sa musical trilogy sa September 17. Hi everyone, I'm Erica Julian, a Julian San Jose fan. So Julian sounds like Julian lang, di ba? Nai-inspire ako sa mga moves niya, sa mga dance niya. For me, unique yung mga music niya. And pag maririnig mo lang siya, uy, si Julian yun, di ba? It gives you this some like LSS. Nakaka-LSS yung mga songs niya. Isa sa mga original songs na nagustuhan ko sa kanya is yung Free, plus yung dance moves. Napaka-swag lang talaga. Kailangan nun talaga natin abangan tong Limitless musical trilogy kasi dito mas makikilala natin siya talaga kung sino talaga siya as a person. Marami pa daw siyang hindi nasasabi about sa kanya na dito sa musical trilogy malalaman natin. Hi Miss Julian, good luck on your virtual concert and I'm excited and looking forward to it. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.